ko, promise. Okay naman. Para sa inyong lahat na nag-bagong taon, eto na naman ang ating bagong buhay, di ba? Pero may surprise ako sa inyo. Dahil ito pong guest na to, eh, mas maparay po ito kaysa sa akin. Magagalit lang kami pag alam namin na mali na talaga. Hindi naman ako kami pwedeng magalit na walang dahilan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ang nag-iisang Miss Tessie Thomas. Uy! Oh, maraming maraming salamat at nag-guest ako dito sa iyong Maria Vlog. Memorize ko, Maria. Maria. Okay. Vlog. Thank you. Tagal ko inintay, ha? Oo oh, nga. Sorry, ha? Mula nung usapan natin. Nagintay ako doon sa kanto, eh. What the fuck? Sa lang tanong ko, kumusta na si Doña Shelo? Si Doña Shelo ay humayo na sa puting buhangin dahil nagbago na ako ng kulay ng hair. Ay, but oo nga pa nga, no? Kasi mas maputi yan dati, parang platinum gray ang tawag. Pero sobrang grateful si Doña Shelo sa lahat ng tagumpay, ng dirty linen, at sa dami ng praises na nakuha ko rin naman sa acting-acting. Nako, eh bonggang-bongga ka naman talaga. Ano ba yan? Wala naman pwede mag-western yan. Pero matatawa ko sa ating dalawa kasi. Birds of the same feather. Flocks together. Kasi mas matanda ako, taray one, taray two. Ganon. Hindi ganito yun. Pag sinasabi nila, mataray ka daw. Sabi ko, sinasabi niya, wala lang, sabi-sabi. Siguro may dahilan. Anong tingin mo, magbabago ko ba? Bakit ako magbabago? Eh, talagang karakter ko na ito. At tama. Hindi naman ako nagtataray ng walang dahilan. Bakit? Si Maricel Soriano ba? Mababago niyo pa? Di ba? Ganon din yun. Ganito ang example. Ay, ako example. Maganda ako example. Ina-idolize kita. Ay! Oo, di ba? What's keeping you busy? Oo. Pagkatapos ng very, very successful na Dirty Linen. Oo. My husband was here all of November and then December. That kept me busy. And then, may mga konting taping then kahit pa paano. At saka pamilya, yung family ko. Kasi yan. Hindi ako nakikita nila eh. Dahil na, alam naman ang lahat, I don't live here anymore. I live in the Isle of Man with my British accent. That's why. So, what keeps me busy yun. At meron din akong ginawang pelikula para sa DepEd, Ikalawang Ina, directed by Buboy Tan. Na abangan niyo po tungkol sa istorya ng isang guro na hinahanap ng kanyang estudyante. Nung nagkita sila, may Alzheimer's na siya, hindi niya nakilala yung estudyante niya. Medyo malungkot. Malungkot. Oo, pero kinaya ko naman. Chef, Diyos ko, ikaw ba? Ang nag-iisang. Parang nga ako na may mesmerize dito, hindi ko nga alam na ini-interview ako ng icon eh. Ano ba yan? Ganyan-ganyanan tayo, hindi na uso yun. Hindi ka na dito sa Pilipinas nakatira, tama. Kumusta ang buhay sa Isle of Man? Well, syempre, hindi naman ako magkukunwari na mahirap dahil it's a quiet village life. Simple lang ang buhay, bumili lang ang asawa ko ng isang Victorian flat na kami sa second floor. Yung di arko-arko mga Victorian flats across the Irish Sea. So parang araw-araw yun, nasa Boracay ka naman. Diba? Tapos may mga seagulls na naglilitaran. At saka may mga palakang kokak na nadidinig ka. At higit sa lahat, mas marami yung hayop kaysa sa tao. 25,000 lang ang population. Mga hayop to, 250,000 ata. Merong cows, sheep, horses, you know, all of the elves, all of the above. But there's no mall. There's only a town center. And then, you know, and then there is no cinema. It's so far. Naglalagi ka na ulit sa Pilipinas. Dahil alam mo na, bongga-bongga ka dito. There is ang talagang maaasahang kaibigan na na masusundan na si Doña Shelo ng panibagong character. You're a question mark. Oo, masusundan. Pero parang hindi pa pwedeng sabihin. Non-disclosure. Yung mga words na yan. Naramdaman mo ba yung na-challenge ka? Kasi ang laki-laki ni Doña Shelo. Parang sasabihin sa'yo, sige nga, kailangan maiba dyan. O tapatan mo yung Doña Shelo. How do you like that? Ini-interview na kita. Oo nga. Paano papantayan yun? Yung ganun ka bonggang character, di ba? Mahirap yun eh. Sabi ko, you know what? You know what? What? I don't want to think, I will just do it. Because there's such a thing as overthinking. Di ba? Hindi, acting naman natin, hindi nanggagaling sa utak dito. Di ba? Totoo yan. Ganun na lang. Parang raw acting. Yes. Tsaka, sabi ko nga, how do you develop the character?
I don't know. I don't plan. I just grow with the character. Kung ano yung sitwasyon, ayan na, lalabas na yung angas niya. Kung ano man. Totoo diba? Yun. Basta sabi ko, when you act, you use your heart. Tama yan. Not your mind. Exactly. Kasi... Pareho tayo ng Biblia. Pareho tayo ng libro ng acting. Kasi pag ginamit mo ang puso mo, you will never go wrong. Yes. Yes. Kasi mo dang pumiyok dyan. Yeah. Lumaki ang boss mo. Yeah. Tumaas, di ba? Mm-hmm. Lahat yun. Lalabas yun, automatic yun. Mm-hmm. Yes. Lalabas. Don't plan. No acting, please. Sabi nga ni Eric Morris. No acting. Don't act. Parang normal na normal. Organic. Yes. Dapat ganun. Yeah. Maraming salamat siya. Sa Boteju. Oo. Thank you, Boteju. Ay, nagpupunta ako ha. Sa Makati. Ang sarap talaga. Ang sarap sila. Favorite ko din naman ang Japanese food. Yan. Ano bang ako yan, interview na naman kita? Ano pa yung mong favorite food? Ang gusto ko sa diba, alam mo, kaming dalawa, ganyan kami. Pag kung hindi niyo hula ito, tanong kasi, pareho po kami niya ugali. Para magkapatid ba? Para magkapatid po kaming dalawa. Actually, magkapatid. Kaya ang tawag sa kanya, at taste. Yes, why not? Diba? Bongga kami. Nagkakaintindihan kami sa taray namin. Opo. Diba? Totoo po yun. Tinagurian kang queen of daytime TV, hindi ba? Oh, bago pa ang mga chikahan shows sa umaga. Itong 90s. Diba? O, 90s. Eh, may taste silang tahanan muna. Nag-guess ako doon. Oo, oh, naman. Para to, nagsimula. Sila, Charo Santos, gusto nila daw, yung host ay hindi masyadong serious. Yung parang nakakapagpatawa. Pag naiiyak na daw yung i-interviewin, magpatawa daw ako. Ganon. So, iba't ibang klaseng tao ang na-interview ko doon. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan, yung mic kasi dati, parang mga mahihina ang audio. So, ang tendency, sasabihin yung ano, floor director, hindi namin madinig. Kunyari yung ano, ini-interview ko, andyan ako si Tessie, ginagano pa, lapit pa po ang mic, pakilapit lang po ang mic. Minsan na gano'n, dumugo ang ipin. Oh my God! Kasi nalapit. Kumain tayong konti, habang oh, nila, ka, ano? Pwede rin yan. Wow, masarap! Masarap, ano? Kain na ho kayo, ha? Ang sarap po. Ang sarap po. Sariwang sariwa. Ang dami yung mga sikat na adisal ang naulang mong pinakilala sa show mo. Ila Isko Moreno. Mm-hmm. Yeah. Yung mga favorite mong memory from the show. Bongga ba talaga? Oo, halos lahat naman dumaan doon ano, sa Tasty. Tsaka ang inaabangan din doon yung si Margarita Holmes. Sa kanyang mga sexual na mga tanong. Ay, sinasagot niya yung mga sexual na tanong. Mga frigidity at saka kung ano-ano pang ano, mga... Pero totoo, gusto ko yung show na yun eh. Oo. Gusto ko mabalikan eh, pero alam, maganda. Hirap. May laman. No? Oh, isipin naman mo na rin ang mga sitcoms gaya ng Abangan, ang susunod na kabanata. Yes, of course. At kasama mo dito ang aking kapatid na si Roderick. Ang aking kambal. Si Roderick. Sobrang ina-idolize ko siya sa comedy. Grabe siya. Kasi, di ba, alam naman natin, ikaw ginapakahusay mo sa comedy. Hindi pa nga lang tayo nagtatagpo. Wala actually tayong ginawa pa. Wala. Dapat tayo ginawa. Masaya. Anyway, si Roderick kasi, di ba, yung role to doon, si Barbara Tenco, yung ang buhok eh, parang katedral. So, kunyari si Roderick ng gagawin. Tapos, rat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 
yeah. Iintayin ka lang niya. Mag-aano lang siya. Ah, talaga? Ah. Tapos, saka pa lang siya magsasalita. Never mo siyang mahuhuli na parang in-upstage ka. No? Hindi niya gaya. Yun ang magaling. Mm-hmm. Yun ang magaling. Kaya tinawag na magaling. Para makuha yung perfect timing. Yes. Kaya masasama. Comedy sa mga timing, no? Di ba? Timing talaga. Halimbawa, pag sinabi, okay, paano gagawin mo? Kasama mo comedian, eh, may pagka-OA. Yung parang, alo ba, bakit ganito? O, oh, yung punchline. Ah, sabi ko, hindi na siya papantayan. Sabi ko, ibababa ko. Ah, di, parang nagtitilian na lang. Dito naman ako sa ilalim. Siya na muna sa ibabaw. Mamaya na lang ako bibiret. Di ba tama? Tama yun. Tsaka, or di kaya, para mas maganda, huwag ka sumagot. Salbahin din ako, di ba? Pabayaan mo lang siya magsasalita, tapos sabi mo, huh? Ikaw na kaya? Kanina ka pa ba? Nandiyan ka pala. Oo! Oh, oh. Ang kausap mo. Oh. Ano yung mga ibang cast? Kwenta ko naman ako. Oo, oh, alin mga dyan? Taping days nyo noon. Grabe yung abangan ng susunod na kamalaran. Kasi may baril eh. Lagi si, ano, si Dino Tenko, pag nagagalit, bumabaril. Eh, blank bullets. Kaya minsan, alam mo, ang sakit na tenga namin. Ang sakit na. Wala naman kaming air. Bagag, bagag.
Minsan nakita ko, tumama dun sa wall. Nabutas talaga. And to think, blank bullet yun. Mga ganun. At saka, si Mr. M, Manahan, ayaw niya ng take two. Oo. So, sabi niya, isang rehearsal, take agad. Cha-cha ang tawag. So, alam niyo na mga cue niya, ang nanginginig doon ang guests. Uh-oh. Kasi parang minsan nauutal sila, pwede ba ulit? Hindi, walang take two. Kaya pala ko ba? Nanginginig sila. Yun, tuloy-tuloy. Mag-roll kami ng 1, tapos kami ng 7 o 7:30 p.m. Totoo. Ganyan din sa kaya ni Mr., kaya ni Mrs. Saya, ganun tayo, no? Di sana laging ganun. At saka pag minsan, ay sorry, direct ka. Bakit mo kinatang sarili mo? Ikaw ba direkto? Sorry po. Okay lang yung may mali. Sorry po. Kaya you better memorize your life. Correct. Baka hindi na inabot ng mga Gen Z at mga bagets. Pero alam niyo bang si Miss Casey Thomas, ang kauna-una ng Pilipina to be nominated sa Emmy Awards? Hindi niyo ba po alam yun? Abay, ngayon alam niyo na po. Di ba? O ngayon alam niyo na. Miss Dangerous Casey, life. Oh. Kwentohan mo naman kami. How was it like? A dangerous life yon. Imelda Marcos ako doon. Kaya na-nominate. Kasi ang Emmy, kumbaga, nandun na ako sa elimination round, wala na agad eh. Pero dito sa isa, finalist. Dun sa American Cable Entertainment. So, pinadala ako ng HBO. Mag-British accent na. I was sent by HBO to Los Angeles, California, to attend the awards night. There I was with my fully bitted outfit made by Chicho Vihondre. Oh, hindi ba? And from the nearby parts, you can see Faye Dunaway and all the other Hollywood stars in a tent during the party. Ayun. Nakakalo. Tapos, parang all around my 3 days there, I was being brought around in a limousine. In a limousine? And we were staying at the Four Seasons Hotel. Taray! Masarap naman ang feeling. Tapos nagbigay sila ng parang Tiffany na jewelry box. And they said, a dangerous life will remain as one of our proudest achievements. Bongga issue. I'm sure ikaw din naman, ang dami mong na-receive na award. Pero masarap ang feeling. No? Iba yung important. Oo naman. Diba? Mahal ang important. Oo nga. Sana diba? Lang naulit, pero hindi na naulit dahil wala naman masyado ng ginawa. Oo. Sana makayanan natin na kahit na doon sa dulo lang ng buntot nila. Di ba? Yan, o. Na kahit dumikit lang ng konti, yun. Eh, yung mga dali-dali yun, medyo at least. Oo. Nakaka-ariba-ariba. At si Miss Ruby Ruiz. Meron silang movie ni Nicole Kidman. Tama. Dadating diba? Din yan. Dadating din tayo pa. Sila yung nagbibigay ng hope sa akin. Yes. Na, hindi, huwag kang matatapos dito lang. Merong marami sigurong hindi nakakaalam nito. Pero siya po, si Miss Stacy Thomas, ang gumawa po ng script na yun para sa Separanda. Ay, sobrang pinagmamalaki ko. Oo, pinagmamalaki kita. Oo. Nanalo ka ng award dun, diba? Nanalo ako dun. Pero sabi niya sa akin, nangako siya, na dadating daw siya sa set. Aba, wala na yung shooting, tapos na. Hindi daw karating. Sabi ko, kano ba talaga katrapi? Hindi, kasi nahiya ko sabihin sa'yo, na si Carl Roger, my husband, pulling ako. Yun yung time na pupunta kami ng UK. Yung annual vacation. Eh, napakaginto rin yung annual vacation dahil nga, 2 linggo lang yun. Daily show, di ba? So, sabi ko ako, sisimple na lang ako. Sabi ko kay Ricky. Ricky, sa ko na bahala kay ano ha. Kay Maria ha, kasi ulit-ulit siya, sabi niya, gusto ko punta ka ha, kailangan kasi ninenervous ako dito sa script mo, ganito ganyan. Oo, sabi ko, hindi ko lang masabing di ako makakapunta. So that is the reason. Di ako mabot. It's the sorry reason po. Behind so the So there has to be another movie. Correct. Yes. Dapat meron pa na ulit na script. Gusto ko kasi mag-perform na lang with you. Pwede naman yun. Di ba? Masaya yun. At saka sana comedy. Oo, type of comedy. Oo. Tayong laro. Ikaw magpaayos ng script. Okay. May camera pa ba? Akala ko kami na lang dalawa. Hindi, okay yung kasama. Ang ganda nun, di ba? Ano ang hindi mo makakalimutan ang pelikulang na gawa mo? Ang hirap ano? Ang hirap nun talaga. Parang marami yan. Pero of course, A Dangerous Life. It's just about the most unforgettable because we were shooting it for like 6 months. Ganun katagal? Oo, kasi nga napaalis kami dito dahil nga dun sa may taga-gobyerno na sabing assault on privacy. Dumayas pumunta ng 3 buwan tinapos sa Sri Lanka pagkatapos at tuloy pa kami sa Sydney, Australia.
So you nakabuti pa pala yung pagpapalis sa inyo dito. At least mas marami kang natutunan. Oo. May favorite serya ka ba na gawa? Favorite serya? Ngayon, syempre, 30 na. Ah, bakit naman hindi? Kasi yung pinaka-latest. Sobra. At saka sobrang successful. Sobrang dami ng praises and all. Ang ganda ng room ko, ang ganda ng suot ko lagi. Oo. You know? Diba? Walang ano, mayaman ako. Sobrang gusto ko talaga siya. Miss Maria, ano naman ang favorite mong serye o film or both? Actually, madami. Gusto ko yung kaya kong abutin ng lang. Yung pelikula. Tapos sa gusto ko yung dalawang Mrs. Rian. Dalawang Mrs. Rian. Sino ba yung ko yun? Ganda kasi istorya. Maganda yung story, diba? Tapos yung sitcom, siyempre, wala tatalo sa John and Marcia. Ang ano mo, sa taga. Pero sabi ko, isipin mo, sinong batang pastit lang naman ako na malaki mata, malaki tenga. Kasi ganun niya ako dinescribe ni Daddy. Sabi ko, Daddy, ano yung nakaka-describe mo naman sa akin? Malaki tenga, malaki mata. Sabi ko sa kanya, wala na. Sabi ko, siguro naman ngayon malalaman mo na kung gano'n kita ka ba. Sabi ko, sobra-sobra kita kamahal. Mm-hmm. Sobra talaga. Ang dami niya advice sa akin. Alam mo, nung nawala siya, parang lahat niya nagbukas. Nagbukas lahat yung mga sinasabi niya, mga payo sa akin, yung mga gano'n. Parang lalo akong nagmumumuy ako. Noon talaga, iyak ako ng iha. No. Sa akin, hindi ako magiging Marisol Soriano kundi dahil sa daddy ko. So, mismo pa rin siya ang gano'n. Alam mo yung pakiramdam na broken family ang pinagdaanan ko, pero it does not mean hindi ko alam ang pakiramdam ng totoo may pamilya. Kasi meron ako noon sa kanila. Sa personal kong buhay, wasak talaga. Pero meron akong buo na kay Daddy or kay Marcia. Yes. Kanina na-mention natin that you're living abroad na. And of course, kasama ang iyong husband, yes. Dr. Roger Cullen. Yes. O, diba? Social studies ang dating sa akin noon. Alam mo, social studies. Alam mo naman ako, paralimpanlipunan lang ako. Mabait, mabait diba? Yun na pangasawa ko. Magsa 30 years na nga kami sa April. O, at siya naman sa February, napakabilis ng panahon. Sana lang humaba pa ang buhay. 80 na siya sa February 4. Ah, 4 siya? Oo. Ano siya? Aquarian. Aquarian. Yan ang bagay sa kasi, Scorpio. Oo. Water sign kasi. Oo. Oo, tama. Ako din kasama sa water sign. Water Pisces. Ka. Oo, Pisces. Oo. Alam ko rin na magaling ka magsayaw, ha? Kala. Noong araw lang yun. Oo. Noong araw lang yun. Noong bata-bata pa ako. Eh, ngayon mas bata ako. Loka-loka. Pero dito kayo sa Pilipinas, nagkakilala? Oo, kasi nag-stay siya dito ng 38 years. Kaya naman, noong 2018, sabi niya, darling, pagbigyan mo naman ako. Kasi, pabayaan mo naman ma-enjoy ko yung sarili kong country. Kasi nandun din ang mga kapatid ko, nandun yung dalawang anak niya, tapos may mga apo na kami sa anak niya. Pero ngayon, ang buhay namin, dahil nga, nagiging aktibo pa rin ako, pabalik-balik lang ako, which is also good. Jet setter. Jet setter, di ba? You're married for around 30 years. So, sa isang interview mo, nasabi mo, supportive siya, di ba? Sa trabaho mo, lalo na nung kunin mo ang dirty linen, hindi po mahirap yung LDR para sa iyo? Mahirap talaga. Mahirap. Sabi ko nga, ang payo ko dun sa mga ikakasal o bagong kasal, kailangan ano, yung bang mahal na mahal mo, yung pakakasalan mo, kasi kung hindi, pagka ganitong dumadating na yung mga unos o mga challenges na kailangan, binunot niya ako dito sa life ko sa Pilipinas, away from my family, my friends, di ba, my career. Yes. Diba? Pero gagawin ko kasi mahal na mahal ko siya. Diyos! Hindi, yun na lang. Yun na lang ang talaga. Galing yun sa heart mo. Yeah. Siguro maybe in 2 or 3 years, I really have to stay there. Yung gano'n. Alagaan siya. Kasi mahirap naman yung may nangyari tapos nandito ka nagte-taping. Hindi, mahirap. Not for anything. I'm also a writer. I can also be a producer. Correct. Gusto din kong ipagmalaki na ako ang lyricist ng magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagala at kayo'y nagsidalo sa gabi ng palabas ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako naman. Feel na feel ko naman. Di ba? So, lyricist din ako. At saka, yun, pwede ako sumulat ng script. So, yun na lang iniisip ko pagka talagang kailangan ko na siya alagaan doon. Huwag mo kong nakalimutan habang nag-iisip ka. Siyempre na. Alam mo na yun. Oo, grabe. Basta ang dream ko, hindi lang magsulat para sa'yo kung hindi umacting naman kahit isang pelikula. Masabi kong naka-acting ko si Miss Maricel Soriano. Oo, wala pa eh, wala eh. Kailangan magkaroon. Oo, iisip na ako. Okay. Si Robin, yung anak mo. Oo.
Si Robin continues to stay in New York City and is a successful fashion designer for 21 years. Wala siyang brand na in-establish doon. Dito lang sa Pilipinas, nagkaroon ng Robin Thomas. This is a Robin Thomas creation. Ayan. So, yan pala. Oh, diba? Diba? So, design, pati yung fabric sa kanya. Tsaka yung alam niyang i-hide ang mga taba-taba. Ganyan. So, magaling. Magaling siya. At saka, didire-diretsuhin ko na kasi hindi naman namin kinakahiya. Pag meron sensitibong tanong na paano ako nakakope sa pagka-gay ng anak ko. Oo. Sabi ko, noon na siya, pinabigla ako kasi nalaman ko 18 years old na siya. Tapos na-intriga rin kami kasi naman nag-same-sex marriage siya. Siyempre, okay, sinabi niya, hindi naman siya kailangan humingi ng pahintulot kasi lampas 20 na sila. At ang napangasawa naman niya, matagal na niyang kasama din sa buhay niya, si attorney John Cocciarella. Isang respected lawyer sa isang bangko. Diba? So, natutuwa naman ako. Happy naman sila. Yung side naman ni Cocciarella, pinagmamalaki din nila yung anak nila. So, diba? Parang lesson to be learned here. Huwag natin ikahiya ang anak natin just because naging gay o lesbian. Huwag ganun. Hindi maganda. Hindi maganda yun. Oo. Kailangan. So, you can destroy the life of your child. Kasi tayo mga nanay, ang kayang magbigay ng unconditional love sa mga anak natin. Tayo lang. Tapos, anong wish mo for Robin? At kay Dr. Mozzarella. Siyempre, ang wish ko sa kanila ay maging successful pa sila. At higit sa lahat, more than anything else, more than prosperity, yung pera, gusto mo talaga maging fulfilled sila sa ginagawa nila, matagumpay, at maging happy and contented. No? Correct. Kasi ngayon, parang na-observe natin through the years, no? Parang hirap maging happy dahil yung social media na yan. Uh-oh. Talagang good and bad, di ba? Hindi lang yun. Parang majority, nakikita ko, they cannot be happy for other people's happiness. Yun. Bakit ganun? Nainggit. Huh? Dapat matatanda na tayo. Hindi lang kami, kayo din. Eh, sino ba naman ako parang magsabi na hindi tama yun? Pero sa basis ko ng katagalan ko na dito sa industriya, 52 years. Hindi ba? Huwag na ho tayo maging ganyan sa kapwa natin. Maging happy po tayo kasi kung minsan nang may nangangailangan ng tulong, ano mo sabi ni God, di ba? Maraming salamat sa tulong mo. Kasi parang ako ang tinulungan mo, nung tinulungan mo itong kapatid mo. Di ba? Ay, bakit ganito tayo? Ayaw pa talaga natin magbago, di ba? Nagagalit na si Ate Maria, ha? Umayos kayo. Makakuha kayo sa tingin, ha? Ay, ganito tingin. Yung sarili mo naman, Miss Casey, di ba? Casey naman, ano ang wish mo? I just wish, actually, for Roger and I to live longer. Kasi 70 na ako. Cute lang ako, but 70 na ako. So, cute lang ako, but 70 na ako. Hindi ba? Tama. Para, well, it's a blessing that you reach this age. But remember, during COVID, ang dami namatay. Pati sa mga kaibigan, di ba? Grabe so, mahirap. You know, for people of my age, actors or ordinary people, every year is a blessing. Yes. It is a bonus. So, alagaan natin ang ating sarili, ang ating kalusugan. Nag-gym ako ulit ngayon. I have a trainer. Hi, Carlo, my trainer at Surge Gym. And bago makalimutan, thank you, Henry Calayag, for my hair and makeup. And please click and subscribe to Test Tube Tessie Tomas. TESSTUBE, Tessie Tomas. Alam mo, parang hindi siya 70, di ba? Oo, di ba? Ang bongga-bongga niya ko. At sa totoo lang, napakabait siya. Anong definition mo ng mabait? On the level. Down to earth. Down to earth. Pero, di ba, pag kailangan ganito usapan, ano sabi? Ganito. What you see is what you get. Correct. Let's call a spade a spade. Oo. Nakita ko kasi recently na ang active-active mo din. Yung sa vlog. Oo. Diba? Kailan ka pa nag-umpisa mag-vlog? Oo. Mga 3 years ago na rin. Parang hobby lang. Tsaka iPhone lang nga kami. Pero gusto ko yung cute ka lang. Oo, cute lang ako. Ang ganda ko. Cute ba? Pa-cute lang ako. Hindi, si Robin Thomas kasi, pag nasa I Love Man ako, para bang awang-awa sa akin. Mami, are you not deteriorating there? Mag-vlog ka nga. Sabi ko, paano ako mag-deteriorate dito? Walang maid. Kata long story short, sabi niya, mag-vlog ka. Pumunta siya doon. Ayun, naging vlogger ako. Pero, parang gusto ko rin i-upgrade ng konti, mag-podcast. Makuntang podcast. Yun ang maganda sa atin naman. I shall use my British accent again. You know, you have to keep you have to keep growing in this world because it's a fast-changing world. You have to go with the beat, isn't it? Just
instead of being called a dinosaur. I am cute, but I'm not a dinosaur. Mahirap yung gano'n. Kailangan sumunod ka talaga. So, hala, maski hindi mo masyado. Kaya vlog kiti vlog. Tapos naman, podcast tayo. Kung ano-ano. Diba? Kung ano-ano. Grabe. Pero, masaya ang buhay. Oo, kailangan masaya. Kailangan masaya tayo. At saka isa pa yun, sobrang pahalaga ko sa real friends. I'm a real loyal friend. Basta, kaibigan kita noon pa hanggang ngayon, kaibigan kita. Pag nagkasakit ka, dadalawin kita. Pag sinabi ko mag-guest ako sa show mo, mag-guest ako sa alam show mo, kaya yun. Nandito ako. Iba ganun na, no? Diba? Miss Casey, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Isa kang bonggang-bonggang tao. Uy, salamat, salamat. Bongga cute lang ako, talaga. Pero bongga rin. Tuntua siya. Tuntua siya sa cute. Cute lang ako, pero bongga. Oo, no, cute lang ako. Magpapasalamat muna ako sa Botejo. 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 Maraming masarap. Ang sarap po ng pagkain nyo. Kaya thank you very, very much po sa inyo. At inangkin nyo kami ng bongga-bongga. Bongga, cute lang ako. At syempre, sa inyo pong lahat na nanonood lagi na vlog ko, maraming salamat sa inyo. At dito may mga diferensya. Alam nyo na yun, di ba? Eto na, nakasulat sa ilalim kung ano ang gagawing assignment. Okay? Maraming salamashte. Maraming salamashte. I love you all.